Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. O di ba, pasasaan pat, mamamahinga din tayo mamayang gabi hanggang correct sa Linggo. Totoo yan. Kaya naman, good morning po sa lahat ng mga kabisya natin na nagsasabing, ay, salamat. Akala ko hindi na matatapos ang linggong ito. Diba? Akala ko hindi na matatapos ang stress. Correct. Akala ko hindi ko maitatawid yung mga araw na wala pang araw ng sweldo. Yan. Pero hindi ba't ngayon, okay ka naman. Tama. Yan ang pinakamaganda nating pakatandaan, kabisyo, diba? Na okay ka naman ngayon. Noong mga nakaraang araw, akala mo hindi mo kakayanin, pero you never gave up. Yes. Diba? May mga ganun kasi tayong feeling na parang ito na, mag-give up na talaga ako. Hindi na talaga, hindi ko na to ipupush. Pero napush mo pa ng kaunti pa. Diba? Totoo. Itinodo mo pa ng medyo-medyo at ayun na nga. Diba? Na-survive mo na naman ng isang linggo ng pagkukunwari na busy ka sa work. Diba, aminin mo, ganyan naman eh, no? Minsan. Tapos aarte-aarte ka, pagod na ako. Correct. Stress na stress ako. Sa true, diba? Mas matagal ka pag nagme-makeup sa banyo kaysa nagtrabaho. Kaya nga, diba? Maka-arte, mas madami pang beses nagmamarites. Versus trabaho. Hindi, diba, may mga ganun. Nang sarap sa pakiramdam ng akala mo hindi mo kakayanin, pero you just had faith. Yes. Diba? And you trusted na magiging okay din ang lahat at nagbabago ang lahat ng sitwasyon. At ngayon, diba, nakasurvive ka naman. Hindi man na totally okay pa kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pero nasurvive mo yung mga nakarang araw at hindi ka gumawa ng desisyon na hindi tama, katulad ng giving up. Tama. May gagawin na masama sa sarili. Ganyan. O sa ibang tao. O sa ibang tao. Ganun. Well, it's all but normal na makaramdam talaga tayo ng pagod. Lalo na kahit nagtatrabaho, hindi ka nagtatrabaho. Correct. Nakakapagod. Good parehas yun eh. Yes, totoo yun. Isip tsaka katawan. Mm-hmm. Minsan emosyon din, di ba? Pero ito talaga, pag dumarating yung weekend, ito yung chances natin para ipahinga po natin yung isip natin, tama, yung katawan natin, maging payapa ang emosyon, yes, natin. So, i-grab natin yung opportunity na yun. Kanina nga, bago magsimula yung tambalan, partner, medyo pumupugak-pugak ka. Mm-hmm. Ako naman, medyo parang... Uminom kasi ako kagabi. Kaya pala pagod na pagod ka. Alam ko sa kanan naman ang galing. Sir Brian, itali mo nga to. Adik na yan eh. Obsessed na lagi, siya dyan. Lagi nasa hard rock. Sabi ng mga tao doon pagpasok ko kahapon, oh, deja vu to ah. Andito ka na naman. What is your obsession? Yan. Hindi, yan. Gusto uminom ngayon. Oh, hindi, gusto ko kasing ano, gusto kong may banda. Tsaka alam mo, meron kasi ako kahapon na kasama na tambalanista. Uh-oh. Super tambalanista siya. And he's a food vlogger. Okay. Ang pangalan ng kanyang Instagram, yung kanyang social media handle is Eats a Small World, as in EAT. Mm-hmm. Tapos, sabi talaga nun sa akin, alam partner. Alam ko yung content niya. Oo, mga... Manood ng sine. Sige. Hindi, kumanta ng Eats a Small World. Oo nga. Tapos nakakatuwa siya kasi sobrang tambalanista siya. Ang sabi niya talaga sa akin, hindi niyo alam, sabi niya ni Chris Chuper, kung paano niyo parang, paano kayo naging parte ng aming growing years. Parang ganun. Parang sabi niya, nung time na ang binibili na cellphone ng mga tao ay cellphone na may radyo. Mm. Oo, kasi di ba hindi naman lahat ng cellphone may radyo noon. Oh. Oo, kasi ganun lang dati. Ganun lang dati, meron pong app for a radio. Parang, uso dati, radyo na may cellphone. Oo, cellphone, radyo na may, hindi, meron din radyo. Naguluhan na tuloy ako. Ano mo sabi ko, radyo na may cellphone? Hindi. Ginugulo mo naman ako. Tinitingnan ko lang kung lasing ka pa.
Uminom lang, lasing ano agad. Naman, okay naman, normal na. Diba? Nasa wisyo na. So, okay. Cellphone na may radyo. Sabi, ang kwento nga niya, si Kevin yun. Hi, Kevin Garcia of It's a Small World. Kwento niya nga na hindi niya makakalimutan yung mga instances na nasa jeep, naka-headset lahat, naka-earphones lahat. Tapos lahat sila nanginginig sabay-sabay. Tapos alam mo na isa lang ang pinakikinggan, which is tambalan. Ayun. So, dinala ko siya kahapon sa Hard Rock. Wow! Oo. Shala, nalilibre. Ito siyempre para ma-experience yung good food sa Hard Rock. Oo, naman kasi yun din naman talaga yung content niya. Yun naman niya. Din yung content niya, yes. Diba? Yung vlogging niya is about food. Nakakatawa nga yun kasi sabi niya sa akin, mag-ano tayo, magkita tayo, kakain tayo. Siyempre, malamang kakain kami kasi yung content niya, diba? Oo. Tapos tawang-tawa ko sa unang sinabi niya sa akin sa message. Sabi niya, ano bang mga type mo? Yung mga tita-tita na restaurant. Tapos tawang-tawa ako. Sabi ko, ano yung tita-tita na restaurant? Medyo, ano ka rin. Sabi ko, medyo ka din talaga. O talaga, sabi ko, teka, papakita ko si pupunta tayo sa Hard Rock, iinom tayo. Kala mo, tita-tita ka dyan, ha? Iinom tayo kahit weekday. Papakita ko sa'yo, bata din ako. Tawang-tawa talaga ako sa, ano bang mo, syempre nag-iisip siya kung, di ba, saan niya ba ako dadalhin bilang yun nga ang kanyang ano. Tapos ako na ang nag-suggest kasi baka kung saan ako daling tita-tita na ng mga kainan. Tapos sabi ko, kagabi sa kanya, anong definition mo ng tita-tita? Tapos sabi niya, wala, yung may mga running water, may mga halaman sa paligid. May garden. Mga ganon. Yan yung parang naisip niya na gusto kong punta. Gusto ko naman yun. Pero pwede naman tayong pwede mag Hard Rock. Pwede sumayaw, diba? So yun diba? Talaga yung tingin niya sa'yo? Oo, tita. Medyo nagdalawang isip pa siya kaya nagtanong. Kaya nagtanong pero siya. Pero all this time yung talaga tingin niya. Siyempre naman partner on tayo sa kanya, a decade older. Sabi niya, so, growing tita. Years. Part ng growing correct, years niya. Correct, nung college siya. So a decade older tayo sa kanya. Talagang tita tingin niya talaga sa akin. Kulang lang sa ako pa nga yung parang gusto kong iparamdam talaga sa kanya, kaya ko magpuyat . Yung nagpakitang gilas kasi no-offend ang konti. No-offend ang konti ko sa tita-tita. Hindi ko halatang alas 10 antok na ako. Correct, oo. Ganun. Medyo nakakatawa nga po. May mga ganun kaming comment minsan sa mula sa mga tambalanisa namin. Ito, partner, malamang na nare-receive mo na to. Maganda ka pala in person. Totoo. Yan. So all this time, akala mong pangit siya. Pangit kayo sa amin sa Facebook Live. Pala talaga. Minsan magdahan-dahan din kayo sa comment. Alam nyo, minsan din talaga Nakakaloka talaga. Alam mo, minsan yung mga tao, hindi sila, parang, ito yung isang pagpapaalala na huwag din tayo masyadong sensitibo. Yes, kasi minsan, sometimes, people say things that they don't really mean. Mm-hmm, parang gano'n. Mm-hmm. Ang una nagturo sa akin noon yung nanay ko Kasi na-offend ako dati lagi nung kapag kasi nasabihin ako na, tumataba ka ngayon. Ganun. Mm-hmm. Pero sabi sa kanya nanay ko, minsan kasi, they say it that way. Pero ang delivery para sa'yo, offensive. Pero sa totoo lang, malay mo positively yun Positively said. Ibig sabihin, mataba ka na, nakaluluwag-luwag ka na. Kasi natatandaan niya, huling pagkikita niyo, malnourished ka. Totoo, patpatin talaga ng bongga-bongga, isang pitik lang, abo ka na, di ba, ganun. So yun sabi. Totoo yun. Kasi sometimes talaga may mga ganun may mga ganung tao, di ba? Pero they don't, they mean well. Katulad niyan, saan ba kita dadalhin sa mga tita-tita, di ba? He means well. Ibig sabihin, yung syempre gusto niya experience ko, correct experience. Kasi alam nga namang, bali niya ako dun sa alam niyang di ako magiging comfortable. Paano magiging komportable yung aming collab or yung aming time together? Ganun. Correct. Dalawang bagay lamang yun Either talagang masama yung intention ng isa or masyado kang sensitive. Totoo yun. So pwede nyo, maninimbang kayo pareho. Mm-hmm. Yung tono ba niya ng pangungumusta sa'yo na, tumaba ka, ay tono ng nang-offend. Oo, nangungut siya. Or talaga nangungumusta lang siya. Mm-hmm. Diba? Ikaw naman, dapat mong bilang nagko-comment, teka, tatansyahin ko muna yung kausap ko. Mm-hmm. Sensitive ba itong taong to? Correct. Or tumatanggap ito ng joke? Di naman kaya, tama, kung tumatanggap pa ng joke, sinabihan ko, tumataba ka ngayon. Ang reply mo, iisipin mo ngayon. Magiging sensitive ba ako na ma-hurt ako? Or tatanungin ko siya pabalik, pumapangit ka ngayon, di ba? Alin doon, di ba?
Alin doon ang pwede mong choice, di ba? Ganyan. Tatansyahin mo. Ganon. Sensitive ka pa ba ngayon? Hindi na masyado. Di ba? Hindi na masyado. Hindi na. No? Nung araw, oo. Oo, na parang... Parang grabe, sinabihan niya ako ng ganon. Tapos ngayon ako, hindi. Hindi sabihan mo ako, bala ka. Bala ka sa buhay mo. Bala ka, hindi na ganon. Siguro kung magiging sensitive man, wait. Baka on a day na ano, na bad mood lang din ako. Oo. Pwede akong uminom ng patola shake. Hindi kagaya dati. Oo, na parang inom na ako na inom ng patola shake araw-araw, 'di ba? Patolang ulam, patola shake, 'di ba? Ganon. Hindi na kasi tapos I realize na nagiging ganon ka rin talaga as you grow older, correct, as you mature. That's good. Oo, alam mo nga yung asawa ko partner, yung pasensya niyan kasi iksinang ano eh. Ano bang mga maiksing mga bagay pa na? Ano ba mga bagay na may ikli lang, yung diba? Ano, yung ex ng ano mo. Ano? Ano ng ex mo? Ano? Daliri ng ex mo. Pilikmata lang. Pilikmata lang. Diba? So yung... Ganun ka-iksi. Oo, yung pasensya niya, dati. Kasing iksi ng palikmata. Ang iksi lang. Diba? Kahit mahaba pa yung palikmata, may iksi pa rin yun. Pero na, ito yung na-realize ko na nung nag-grow old, hindi na lahat ano eh. Hindi na lahat parang... yung maiinis ka sa mga bagay, iintindihin mo na lang. Mm. Diba? Yung ganun talaga as you grow older, you will realize na you just have to choose your battles. Hindi yes. lahat ng ano ng pwedeng kainisan, kayamutan at kagalitan affected ka. Pero nung bata ka, Gina G ka sa lahat ng bagay. Totoo 'di ba? Parang ha, bakit inagawan niya ako ng parking? Ganyan. Yung mga ganun. Mali. Oo. Correct. Ano ba lang ang tanga-tanga? Mali yung ngayon. Diba? May mga ganun tayo. Pero as you grow older, yes, intindihin mo sila eh. Parang ganun. Na parang hindi eh. Hindi ganun eh. Meron siguro ang pinagdadaanan niya. Dati, partner, kapag ka meron lang nag-serve sa akin na kunyari, masungit na babae, sasabihin ko talaga, nireregla ka te. Sama na ugali. Sabihin ko nag-serve talaga. Lang naman ng tubig. Hindi, mainit ang ulo niya. Galit siya eh. Yung parang, ano, parang, sasabihin ko talaga, nireregla ka tayo. Ganun din ko. O, di naman kaya hahaingan ko ng gamot. Masakit ulo mo. Diba? May isang banig ng ano, paracetamol. Gawin mong popcorn tayo ha, baka sakaling sumaya ka. Ngayon, nakakinis ka bonding pag gano'n. Napaka-sensitive. Oh, ganun. Parang, tapos ang dami pa tumatakbo sa isip ko nun. Iisip ko nun, aswerte mo nga, may trabaho ka, tapos ang initintin ng ulo mo, ganyan, diba? So may mga times na, I think when you're younger, papatulan mo yan eh. Ba't mainit ang ulo mo? Nandito ka sa industry ng service, wala kang karapatang mag-init ang ulo, diba? Parang, the customer is always right, ganyan-ganyan, mga kamerot, diba? Pero as you grow older, you will realize, may dahilan ba't naman mainit ang ulo niyan? Baka pagod na. Oh, isipin mo, 7 hours na nakatayo yan. Diba? Lakad pa ng lakad. Correct. Di pa nga pinakain ng manager kasi tama. Marami daw customers. Sa true. At nangyayari yun ha, na dighay lang ang pahinga, ihi lang ang pahinga, ganun. Ay, sino ba, di ba, ang sarap-sarap na hinahain niyang pagkain sa'yo tapos hindi pa siya nakakakain. Ikaw, subukan mo kaya, ikaw. Di ba? Di ba na ano, na gutom na gutom ka na tapos maghahain ka ng pagkain kasi hindi sa'yo. Di ba? Hindi uminit ulo mo. Yung amoy ka na lang ng amoy ng pagkain kaya sinaserve nga, mo. Totoo. Yung amoy basura na hininga mo, say, ano na, di ba gutom na gutom ka na. Tapos pag 2,500 na customer ka pa. True. Diba? Tapos lahat ganyan ng ugali. Correct. Hindi mag-init ulo mo. Diba? And as you grow, pagka mas bata ka, tas mas wala kang pakialam, ang gusto mo lang your comfort, diba? Mm. Tsaka gusto mo patulan lahat. Yan. Maaaring masabihan mo na hindi maganda. But yun nga, as you grow older, haba yung pasensya mo eh. Totoo yun. Hindi na kasi iksi ng palikmata kasi haba na siyang kilay. Alam mo yun? Parang humahaba na siya. Humahaba na siya na naiintindihan mo na, baka kaya siya ganyan kasi ganito. Mm-hmm. Baka which kaya siya, 'di ba? Kaya siya may dinadaanan na ganyan kasi ganito. Kaya pala ganang nangyari 'yon kasi ganito. Parang kagabi, 'di ba? Trending mm-hmm. ngayon si Aura. Si Aura Briguela, 'di ba? So kagabi meron nag-send sa akin ng video. Ang initial reaction niya was negative. Initial reaction was hindi natin alam yung kwento dyan, ha? Hindi natin, ang nakita lang natin yung part ng kaguluhan. Pero hindi natin nakita yung part, hindi kami close si Aura, I mean, hindi niya rin ako kilala personally. Pero ang sinasabi ko lang, minsan tinitingnan lang natin yung kasungitan ng waiter. Mm-hmm. Yung merong correct. Nag-away, di ba? Pero kapag kasi nagmamature ka, alam mo nagmamature ka, kapag ka nilalawakan mo na yung pang-unawa mo na, hindi eh. Merong kabilang side yan, may dahilan kung ba't nagsungit yan, may dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang klase
klaseng pag-aaway, hindi kayong magja-judge agad. Totoo yun. Mm. Minsan kasi nung mga bata tayo, kung babalikan natin, partner, mahilig tayong makipag-debate kasi gusto nating may patunayan tayo sa sarili natin. Mm. Gusto nating patunayan sa kausap natin na mas magaling ako sa'yo. Correct. Hindi ka titigil. Hanggat hindi ka nananalo. Mm-hmm. Hanggat hindi ka o nagwawagi sa debate, hindi ka uuwi eh. Tama. Kahit galit na galit ka na. Mm-hmm. Pero this time, diba, yun nga, kapag gumagaling, as time went by, lumaki ka na, nag-mature ka na, pipiliin mo na eh. Hindi bali nang hindi ko patunayan ako ang panalo. Oo. Basta ang importante, uuwi akong payapa. Correct. Kalma lang ako. Kalmado. Hindi ako magkakaroon ng chance ng heart attack. Diba? Yes. Yung pipiliin mo na lang, hindi naman natin sinasabing chill ka na lang sa lahat na bagay, sinasampal ka na, chill ka na. Chill ka pa din, hindi ganun. Ibig sabihin, piliin mo lang yung mga bagay na yung magbibigay sa'yo ng galit. Yes. Choose your battles. Correct. Isang paalala mula sa Tambalan, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kaya Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion... Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chupin! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chupin. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Nawawala yung isa mong ano? Alin? Yung bra ko? Hala, di ako na pag-bra. Nakakaloka, no? Nakakatakot, no? Na-imagine ko lang talaga, partner, kunyari, yung moment na hindi ka naman lumayo, pero nalaglaglag somewhere, or nagsuot sa bra mo, o kaya, nawala yung isang piraso ng diamante mong suot ngayon. Tapos malaman, no? Oh, gosh. Oh, may, alam mo, partner, hindi naman ako masyado natatakot kasi habang dalawa pa ang kidney ko. May pamumuhunan pa. Meron akong pampuhunan. Para makabayad. Correct. Hindi tayo afraid, partner. Hindi tayo syokot. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin na nasyosyokot na kasi kasisweldo pa lang pero dumaan lang sa mga palad para makapambayad na mga na-purchase, na mga nabili. Yan. Totoo ka dyan. Ako, nasyosyokot, bilis, no? Kakasyokot ng paano na naman natin pagtatagpi-tagpiin ang ating budget, di ba? Grabe naman yung pero, God provides. Ikaw kasi gastos-gastos mo. Ba't ako? Hindi, yan yung sabihin mo sa misis mo. Yun yung sabihin natin sa mga sarili natin. Oo, sa mga sarili natin. O, sabihin mo yung sarili mo sa harap ng salamin. Yan, sabihin mo, alam mo, ikaw, ang gastos-gastos mo kasi. Yan. Ang arte-arte mo. Hindi ka naman kakinisan. Milk tea ka ng milk tea. Meron namang kape sa bahay ninyo. Coffee shop ka ng coffee shop. Ayan. Diba? O, tingnan mo ngayon. Lahat ng swineldo mo, pinambayad mo lang. Yan. Pag sumabot yung kausap mo sa salamin. Naku, tumakbo ka kasi may third eye ka na. Sino yun? Sino yung kausap? Nakaka-bore ko. Kaya itulog mo yun, baka lasing trot, ka pa. Trot. Itigil mo na yan kasing pag-iinom-inom nang hindi mo naman kayang maging responsible. Kailan ko huling nagwalwal ng matinding-matindi, partner, na parang matagal hindi ka talaga na responsible, na parang alam mo talaga sa sarili mo, hindi ako responsableng ama. May ganun, diba? Na parang hindi ako responsableng tao, diba? Ganun. May mga ganun. Meron tayong mga pagdedesisyon in the past, partner, na talagang, ha, ba't ko yun ginawa? Parang nakakainis, hindi ako naging responsible sa part na yun or hindi ako nag-isip masyado. Diba? Mm. Parang ganyan. Nung kahapon, ewan ko nakita mo din sa GC, meron kasi ako na I chanced upon a reel. Tapos mayroong babae sa sobrang kalasingan niya, partner. Ano, in wheelchair na siya palabas ng bar. Oh. Ganun. So, ano ko 'yon, kinopy ko 'yon tapos nilagay ko dun sa ano natin, sa GC natin, sa group chat ng Love Radio team. So ayun na nga, sabi ko may naaalala ako. Para kasi, napanood ko nga to. Parang may naaalala ako. Kasi di ba minsan may mga ganun tayo na sobrang tindi ng kalasingan. Yung hindi natin alam, wheelchair na po tayo palabas. Hindi ako yun though, ha?
Isa po kasamahan namin isa dito. Isa po namin kasamahan na nabanggit na naman namin itong kwentong ito in the past. Tapos may nakasayaw. Kaya si Diego Bandido, yung sunod niyang reply doon is yung ano, si Bugs Bunny. Tapos nakalagay, what's up, Doc? Kasi itong si tinaguri ang DJ na ito. Yan, tago natin sa kanyang tunay na pangalang, Tanya Chinita. May nakasayaw-sayaw pa doon, partner, na ang laki ng ipin kasi, partner. Di na, kaya Bugs Bunny. Oh, kaya Bugs Bunny nga may makakalimutan kasi habang sumasayaw siya, partner, nauunay ngipin eh. Ay, hindi kaya pala oo, natagalan bago natanggalin. Ang alin? Yung halika ni Ayol ba? Wala namang ganon! Ano ba? Ito naman, nakainom halikan agad. Hindi. Walang, ito yung nakita ko. Walang ganon. Kasi may ibang video yun. May ibang kahalikan yung dati. Sino naman? Yung Bugs Bunny. Ah, iba. Ah, may ibang kahalikan. Hindi si Tanya. Hindi ganun. Si Tanya. Inom-inom lang tayo. Ano tayo? Clean, good fun. Yan. Hindi na alis eh. Nakita ko yun. Kaya hindi dahil sa ipin niya nakaano eh. Umangka. Correct, umangkla partner. Isa siyang anchor. kumbaga sa barko, di ba? Isa siyang anchor, oo. Di ba? Minsan may mga ganun tayo, mga Sitwasyon na may, pag binalikan natin, nakakatawa. Pero minsan naisip natin, ala, medyo hindi pala ako naging responsible during that day or that night. Bakit? Kasi naalala ko paano ako umuwi noon. Drinive ko pa yung sarili ko pa uwi. Oh, diba? Pero hindi ka pala naging responsible sa pag-inom. Napaka-delikado yun. It's very irresponsible to drink and then to drive. Totoo, diba? Yun. Yun yung mga bagay na minsan hindi natin na... Alam mo, sa sobrang in the spur of the moment. Yes. Sa taas ng energy dun sa ano dun sa lugar na yun at sa sobrang happy-happy. Yung mga pagdidesisyon natin, minsan may mga mali na. Ganun. Totoo yun, mga kaibigan. Na, kasi, di ba, heightened yung emotion mo. Negatively or positively. Kapag masaya, di ba, masaya kang... kaya yung sinasabi nila, kapag masaya ka, never make decisions. Nagagawa ka ng ano ng promises. Mm-mm. Kasi ganun nga eh, 'di ba? Pag sobrang saya ka, nadadala ka ng emotion mo. Tendency is kalimutan mo yung realidad. Correct. So in this case, minsan nagpo-promise ka sa mga tao, 'di ba? Binibigay mo yung sarili mo. Nang alin? Ano sinasabi mo? Hindi ko alam kasi kung paano ba. Binibigay mo yung katawan mo. Oh, wala namang... Iba sa iba. Ang daming nangyayaring ganyan. Correct. For example, sobrang saya mo sa inuman. Mm-hmm. Di ba, nasa bar ka. Tapos pinakyat ka ng entablado ng DJ. Come on, join me on stage. Correct. Tapos blah, yung mga tao, take it off. Eh, masaya yung ganun eh. Mm. Kasi feeling mo, nasa iyo yung spotlight. At saka parang, feeling mo ganda-ganda mo. No? Kasi syempre, nakainom ka eh. Diba? Oo. Diba? So, tapos ikaw naman, diba? Shake it off. To take it off. Correct. Diba? Hanggang di mo napapansin, nabibidyo ka na ng mga tao. Tama. Diba? Mm. Ngayon, pagkatapos ng inuman na sober ka na, saka mo ma-realize, anong ginawa ko kagabi? Yan. Hindi pala ako responsableng tao kagabi. May mga ganun talaga. Nangyayari talaga yung parang, ay, di pala ako naging responsible dun sa time na yun. Nadala ka kasi ng emosyon. Oo, koreka. Totoo yan, yung huwag ka magpa-promise kapag ka ikaw ay masaya. Kasi sa totoo lang yung mga promises na empty. Yes. Oo, ano yan eh, masaya lang yan, kaya yan nangako ng ganyan. Diba? Totoo. In a good mood lang yan, kaya yan nangako. Merong ganyan eh, parang artista siya, partner. Nakasama na ko siya sa isang event. Tapos tawang-tawa talaga siya. Lahat na sabihin ko sa kanya, benta. Alam mo yun? Sa sobrang benta, partner. Parang sabi niya, huy, by the way, buntis ako, ani ng kanaanak ko. Yung sobrang ano. Tapos ako naman, ako para sa akin, dahil would be an honor ang sa akin. Ayun, partner, nanganak na siya, naka 3 years old na yung bata. Wala, hindi niya na ako naalala. Hindi niya na ako naalala. Kasi nga, lasing kayo nun. Oo, diba? Hindi kami lasing. Parang, ang saya lang talaga nung ano, ang saya lang talaga ng moment na yun nga, you make empty promises. You make promises kapag ka masaya ka na sometimes hindi natutupad to. Masaya lang siya nun kaya niya sinabi yan. Kasi sabi niya, huya, talaga hindi na kanakan ako, promise. Diba? Eh, napakasikat na itong artistang to. Tapos sabi ko, ay, sige, go lang, ganyan. Eh, masaya naman siyang kasama, ganyan, and all. Ayun, wala na. Pagkatas ng gabi niyo, wala na.
kasi nangyayari talaga. Na. Oo, nangyayari talaga. Kaya wag kayong naniniwala, kunyari, yung boss mo laseng. Tapos kaya masaya-masaya kayo kasi may party. Kahit hindi na siya malaseng. Masaya-masaya kayo kasi may kaganapan. Naku, wag mo yung kapag ka nag-promise yan sa'yo na tatasan yung sweldo mo, wag ka maniwala. Wag ka munang umasa, baka masaktan ka lang. Oo, kasi masaya siya at the moment. Correct. Ah. Hindi pa niya inisip kung ano ba yung magiging ano nito. Epekto nito. Correct. Epekto nito sa pera ng kumpanya. Oh. Kanino ang approval? Ang dami pagdadaanan bago pagtaas ng sweldo. Ha? Hindi yung kapag masaya ka lang, uy, grabe, saya natin, taas ako sweldo mo. Huwag ka maniwala kapag gaganon. Oo. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling lang siya. Masaya correct, kasi masaya siya. Masaya lang siya talaga. Totoo yun. In the same way, mga kaibigan, never make decisions when you are mad. Correct. When you are angry, kapag tama. Negative naman yung emotion mo. Mm-hmm. Bakit? Kasi hindi rin tama yung pagdedesisyong gagawin mo. Kasi galit ka, mas nananaig ang emosyon. Ganun yun eh. Positive, negative, kapag extreme pareho, again, pag positive, never make promises. Kapag negative yung emotion mo, never make a decision. Correct ka. Kasi hindi tumpak yung decision mo noon. Pagsisisihan mo din yan. Yes. Galit ka nun eh. Heightened din yung emotion mo, huwag ka mag-decide. Correct. Diba? Kasi promise, hindi rin mali tama. Mali yun, maling correct. Decision yun. Sa true lalo. So kapag pagkaganyan ang sitwasyon, pakalmahin mo muna ng konti, tama. Palipasin mo ng ilang minuto, bumaba yung galit mo, matanggal yung irismonde, that's the time you make a decision. Yun, medyo-medyo tama na. Correct. Diba? So, tandaan ha, yan ang lesson for today. Correct. Don't make decisions when you are mad, angry, or hurt. Yes. Kasi malamang, dahil dala ng matinding emosyon yan, mali. Mali yan. Totoo. Hindi yan, hindi tama, hindi napag-isipan. Tapos ganun din pag sobrang saya. Di ba? Huwag magpapaniwala sa mga taong masasaya na nagbibigay ng mga pangako. Di ba? Sure yan, mapapako. O, tingnan mo yung sinagot mong jowa. Di ba? Saya-saya niya. Promise, dadalhin kita sa ibang bansa. Yan. Magtutour tayo dahil sinagot mo ako. O, tingnan mo. Naghiwalay na kayo. Ni isa, wala nangyari. Di, diba? Nangyari naman, partner. Quiapo ang... Crossing Quiapo. Tour, di ba? Diba? So, yan ang mga pakatandaan natin. And since it's a Friday, and a payday Friday at that, ibig sabihin nun, may mga tao talaga magwawalwal, may mag-e-enjoy, which is you deserve it. Deserve mo naman. You've been working so hard. Diba? Pero, again, maging responsable po tayo sa ating mga actions. Naalala ko, wag ko napapanood mo din to o dumadaan sa timeline mo, partner. Yung mga, may isang bar kami na pinupuntahan dati. Kasi doon, pag nalalasing ka na, pinpicturean ka. Ah, ganun? Lalo na, kapag agaw eksena yung ginagawa mo. Meaning, kunyari, naghahalikan kayo. Oo. Pinipicturean yun eh. Ah. O ikaw naman sino talaga. Sino nagpipicture? Yung the bar? May in-house photographer ah, sila. Ah, talaga? Ano pang blackmail nila yun? Hindi ko alam. Siyempre, ikaw naman, lasing ka eh. Mm. Lasing ka, haba na ikaw. Gagalingan mo pa. See? Hindi ka pala. Hindi pa ako lasing. Ah, pinipicturean ako. Teka ha. Gagalingan baka ko. Baka mapost. Teka, gagalingan ko. Totoo yun hindi na. Hindi pa ako nakainom. Kita mo na yan. Yan na agad ang decision mo. Hindi pa nakainom. Uy, paano na? Uy, responsible tayo, partner. Ilang beses na napatunayan yan. Natandaan mo, partner, dun sa ano? Galingan ko. Oh. Hindi mo na sam... talaga ba? Lalayo ako. Hindi ako papasok correct. Dyan. Kaya isusumbong ko siya. Oh. Hindi nila... Wala silang karapatan. Data Privacy Act 2022. Data diba? Privacy Act. Ayaw mo na. Pili ko tama eh. Tama ba yon? Ate Ming Tinyana na nakatutok sa atin habang nag-drive. Ay, Ate Ming. Ayan. May data privacy. Ah, may data privacy. Kapag binakahan. Tama ba yun, Timing? At saka kay Paul na tambalanisa natin na papunta sa office. Tama ba yun? Hindi, breach of contract yun. Ah, breach of contract. Sorry, mali. Okay. O, di ba? Hindi ko talaga naisip na breach of contract kapag kapinicturan ka ng lasing. Naisip ko, pipicturan ako ng lasing. Teka, gagalingan ko. May mali talaga sa mag-isip ko minsan. O, hindi, responsible tayo, partner. O, tama yun, tama dapat yun. Dapat maging responsible tayo. Hindi yung, yung hindi na natin alam yung ginagawa natin. Correct. Hindi na natin, alam mo yun, yung ganun, wag talaga. Isipin mo, di ba yun yung sinagot, yun yung what's on top of your mind, gagalingan ko. Sorry, bakit yun yung top of mind ko?
Di ba sa pagkas tendency is, gagalingan mo talaga, magpapakitang gilas ka doon sa nagpipicture. Oh, ikaw nakaisip, na, ikaw nakaisip kasi, ng tendency. Kasi, 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 nilalagay yun sa ano eh, doon sa wall. Sa LED screen nila. Ah, ganun. Na talaga yung mga tao nagpapalakpakan kapag nalabas-nalabas yung dila mo, oh, ganun. Tapos gilagid sa gilagid yung ginagawa yung anuman doon. Gagalingan mo talaga. So yung mga tao nagpapalakpakan. Siyempre naka-LED, 60 inches. Oo, tapos ikaw naman proud na proud ka sa sarili mo. Pero, pagising mo kinabukasan. Yan, nakakalat na yung picture correct, mo. Hanggang ngayon nakikita namin, grabe no, tinahanap ka namin yung mga tropa namin. Nandun ba yung picture ng tropa nyo? Wala naman, wala kami nakita ng ano, nakalumabas. Oo. Diba? Pero it happened. Pagsisisihan. Yes. So, while we're all gonna enjoy this Feel Good Friday and this Feel Good Weekend, isang paalala ng tambala, let us be responsible. Yes, diba? Be a pwede responsible namang, drinker. Correct ka, pwede namang mag-enjoy na tayo po ay safe at tayo po ay responsable. Yes. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Menu.